So, mga idol, nandito naman tayo sa SBMA sa may sa gilid ng Yacht Club. Pahinga muna tayo dito. Ito yung ano tawag dito? Daungan ng mga yachts. Alam ko 1 million ang ano rito eh. Membership. So, maraming isda dyan. Lalo lang lapo-lapo tsaka talaki ito. Kaya nga lang bawal. Pag nahuli kang nagpipishing dito, kukolektahin yung fishing mo, magpapain ka ng $500. So, medyo mas mabuti magfishing na lang tayo dun sa lugar na pwede. Dun sa fishing area, pwede naman dun eh. Walang huli dun. Merong pupunta dun at maniningi lang ng 50 pesos kung minsan lang naman yun. So, 50 pesos lang naman ang babayad mo eh. Malalaman nyo naman maniningi sa kanila sa atin dun. May resibo, tsaka may mga ID naman. Doon yun sa may parting QB. Papuntang QB. So talagang yung lugar na yun, fishing area, hindi katulad dito. Dahil eto eh, hindi naman to fishing area. Kaya pag nahuli kayo rito, talagang dadaling kayo sa office. Kaya medyo ingat-ingat kayo rito pag nag-fishing kayo rito dahil hindi nga pwede. So nandito tayo sa loob ng SBMA. Papunta tayo mamaya sa fishing area, pero pupuntahan muna natin yung mga tropang QB ron. Baka andun sila. Ano yun natin? Natawag dito yung bisitahin natin. Sila Bonnie, sila Edwin, si Richard. Baka makakita natin doon. Doon naglalagi ito. Doon sila naglalagi sa QB. So kung okay na, punta tayo ron. Mamaya. Check lang natin itong tropa dito. Oo, hindi bawal nga eh. Pag may competition lang. So ikot tayo kasi medyo may ginagawa sila dyan kaya hindi tayo makakadaan dyan. So ikot tayo ng airport. Itong sa kanan ko, no? Itong dire-diretso ito, dadaan natin airport, tapos iikot tayo doon sa kabila. Doon tayo lalabas, papasok sa may Bat Kingdom, yung bahay ng mga bayakan dito. So, ewan ko kung nasaan sila ngayon eh. Nung misa pumunta ako eh, wala sila ron. So, dito tayo ikot. Itong nasa kanan ko, dito bumabagsak ang, itong airport eh, dito bumabagsak ang minsan yung mga gamit ng kano para sa war games. Malaki to, maluwang to eh. Dating sakop ng kano to. Ito yung binabagsakan ng mga jet fighter ng panahon ng kano. Dito yung Eagle Eye. Palagi kasi yun ang natitira. Umiikot-ikot yun eh. Alam ko eh, nagmo-monitor mga sub yun. So, kaya maluwang yan. Mamaya titignan natin. Ewan ko lang kung makakikita pa natin yan. Pag tinaaraw natin. Medyo ginagawa yung kalsada kaya medyo mahirap para sa motor na dumaan. Itong motor ko, Mio, medyo magaang siya, madaling-daling. Yan lang ang ano natin eh. Partner natin sa pagbablog. Magaan para hindi masyadong tagtag. Mayroon kasing magdala ng motor na malalaki. Yan. So, ginagawa nila yan. Haba, kung mapansin nyo, simula doon hanggang dito. Yung airport. Yan ang mga panahon ng kano. Ito, nasa kanan ko. Yan. So, yung GoPro natin nakalagay sa helmet. Kaya kitang-kita natin yung lawak ng pinapagbay. Ay, mapapansin nyo, ito yung mga aeroplano. Ewan ko, aeroplano pa yun nakita. Aeroplano. Pero ano yan, mga sibilya na siguro.
dito rin pwede rin dito magkaro eh mag-aral mag palipad ng eroplano, mag-drive ng eroplano. Meron sila rito mga private plane na nagagamit eh papuntang Clark o kaya kami dito nakatambay. Ang Clark kasi mas malaki ang airport nila ron kaysa rito. Dito ang pinaka-kwan dito na Navy kasi mas maluwang naman ang dagat dito. Doon sa Clark Air Force. Pero yung mga Navy na pupunta rin doon. Depende yun sa ano nila. Kaya kung mapasin yung runway yan o. Yan sa kanan ko. Tapos eto namang ano, ito namang kaliwa ko. Gubat na siya. Yan. Mga opisina yan. Kaya ako papasyal kayo rito. Meron naman mga tourist sa office dito. Check niyo ko sa amin yung mga gandang pasyalan. Kasi may 12 mga gandang pasyalan dito. Yung El Caballo, Armoria. No, naman, marami rito eh. Kaya, ayan, mga private plane yan. Yan siguro yung ginagamit. So, ito yung lahat yung mga pasilid din ng mga US Navy. Parang mas marami rito ng US Navy. Kasi may mga ano rito, may mga housing na rito ng Navy. Ang mga marine na nakasakay sa carrier, barko, ewan ko lang kung itong pwede sila rito. Mayroon siguro pwede na magkaroon ng housing. Noong panahon ng ano yan, noong panahon ng kanon. Ngayon, ang pumalit sa kanila noon eh, ang tawag dito, mga Koreano eh, pag-alis nila. Dami Koreano dati dito. Tapos, naging mga, ang tawag dito, mga Chinese. Pero ngayon, sa QB, ang nangungupahan lahat doon, eh, Pilipino na ako nakikita ko. Kasi nga, ganun din ang upahan sa labas dito. Hindi mo na kailangan na security guard. Security guard dahil lahat dito, may pulis na sa loob na umiikot, may security guard pa sa mga housing tsaka may checkpoint pag papasok ka sa isang sub dito siyempre may checkpoint dito eh lahat ng papasukan mo hindi lang isa tsaka marami dito ang nagbabike yan dahil napakaganda ng daan dito ah dito na tayo paket tayo ng QB hindi tayo makapasok doon sa kabila eh. Dito tayo akyat. So sa mga mahilig sa magpaangil ng motor, dito kayo magpunta, wala kayong sabit dito. Walang ganong banking dito. Pero masusubukan nyo yung coin, motor nyo. Ito na checkpoint. Kaya dito lang sir. So ito, dire-diretso na tayo rito. Ito yung sa kaliwa ko, yan yung mga pinupugaran ng mga bayakan, yung mga malalaking paniki. Ito yung pinamalaking paniki yata sa buong Pilipinas. Dito nagpupugad sila sa lugar na to. Sa ngayon siguro, wala sila dyan eh, lumipat. Siguro lumipat sa ibang lugar, may mga, ang kinakain niya prutas. Kaya maghahanap ng mga prutas yan eh. Kung saan sila makakita, doon sila din babalik sila rito. So, pag nakita ninyo yon yung puno na yon na walang dahon at para siyang, yan, puno na yan, yan, sa kaliwa ko. Yan, kapag nakita nyo yun na para siyang puno ng bulak, yung parang merong parang mahaba, kalap, ano yun, paniki yun. Marami, tsaka maririnig nyo yung mga huni nila. So, huwag nyo bubugawin nyo dahil pag minugaw ninyo, magpapahing kayo ng malaka, 300,000 ang pahing ninyo. Pwede na lang kunan na picture, huwag nyo na bulabugin. Dahil nga bawal, bulabugin sila. Medyo kukunti na lang bilang nila, hindi katulad nung 1980s, mapakarami niyan. Pag dating ng hapon, mga bandang alas 5, pililipad na yan, papunta ng Subic yan, papunta ng Castellos, doon sila nanginginain. Ang problema lang, pag doon sila kumakain ng mga prutas, kinakain sila ng tao. Namisa nakita ko ng mga 1980s, natatandaan ko na nakalagay sila sa banyera. Ang meat nila parang unggoy, pulang-pula, halos parang maruna.
So, kala mo nga unggoy eh, kasi tinatanggalan nila yung balat pag binibenta nila eh. So, noon medyo walang protection sa kanila eh, kaya siguro naubos. Halos so, konti na lang yung andi dito. Baka ang natira pa puro lalaki, kaya hindi na, parang hindi na dumadami. So, alam mo, Pilipino, walang pakialam sa ganyan eh. Pag-ubos na saka pinakikialaman na. Kasi yung panahon ng kano, talagang ano nila yan, na ginagawa nila talagang hindi nila iniistorbo yung lugar kung nasaan yung panike, tsaka alagang-alaga yan. So, ang tagal din na protection na ng kano, pero sa ngayon, wala na. Halos ko konti na lang sila dahil nga kinakain natin ng mga Pilipino. Dahil kinakain sila dahil kinakarni sila eh. Okay, dito tayo sa pinaka QB na to. So, kung gusto nyo mag-hotel at nagtatago kayo sa misis nyo, di nyo dalhin dahil may hirapan siyang sumunod. At saka may ano pa rito eh. Merong ano tawag dito? May checkpoint. So, hindi siya basta-basta makakapasok dito. Kaya pag dito nyo dinala yung mga babies din nyo, malayo kayong mabuking ng misis nyo. Kasi tingnan nyo yung itsura. Kung makikita ninyo yung pinagdaanan natin kanina, masyadong liblib, di ba? Bago mo man siya makarating dito, bilin nyo na doon sa Sekyo. Bigay nyo litrato para te-text kayo. Yan. So, tahimik dito. Napakasarap dito. Kung mapansin nyo yung lugar, sa gabi lalo tahimik. Kaya kung halimbawa na gusto nyo yung tahimik na lugar, dito kayo mag-hotel. Yan. Napakasarap dito. So, punta tayo sa ano? Sa tropang QB. So mga idol, nandito na tayo. Ito yung pinakamagandang puno dito sa SBMA. Alam niyo ba yung sa Avatar? Parang ganun siya. O, tingnan nyo. Yan. Dito sila nag-install. Ito yung pinaka lugar kung saan ang mga tropa natin nandito. So, tingnan natin kung nandiyan. Simple lang lang tatawagin niyo pag nagparking kayo dito, tanggalin niyo na nakamotor kayo. Pag nagparking kayo dito, tanggalin niyo 'yung susi, tanggalin niyo 'yung mga bag, cellphone. Hawakan niyo mabuti. Kasi iba ang unggoy eh, 'di ba? So titignan nila kung ano 'yung password ng cellphone mo bago aagawin, tatakbo 'yon. Hindi mo na makukuha 'yon. Imposible na makuha man pa 'yung cellphone mo kasi ngangat-ngatin niya 'yun eh. Kaya pag pumakay kayo rito, lahat ng mga nakasabit sa motor nyo, kunin nyo muna. Dahil bawal nga para magpakain dito ng unggoy. Dati, ewan ko ngayon. Kasi nung minsan nakakita rin, nagulat din ako na may mga tao rito na naglagay ng, anong tawag dito, bahay kubo. Yung pahingahan, naglagay sila rito. Naglagay nga rin dito ng ano eh, ng bulldog, ng Rottweiler na aso. Hindi ko alam kung baano naisip nila, nilagyan nila rito. So, ito yung housing dito. Buti nga yung tinanggal nila eh. Kasi, kakainin ng aso. Hindi ba lang kainin ng aso yung kwan, yung unggoy, iilap yun. So, kung wala yung ginagawa, pinaka the best dito. Yan.
Ito totoo, yung mga bahay na yan, housing yan. Yung mga inuupahan, dati yung mga, alam ko dati nakatira dyan, yung mga officer, mga, mga US Navy. Mga, depende siguro sa mga taong naunang tumira dyan. Nalaki nga niyo, siguro, ang ano rito, ang rent dito, di ba, 50 years yata, depende na kung magkano yung halaga. Ngayon, may mga nagbebenta rito ng mga bahay, ng, yan, yung mga bahay na ganyan. Tanbawa, nakonsumo nila yung mga 20 years, bebenta na lang nila yung natitilang 30 years. Yan, di ba, depende na yon sa diskarte ng tao magbebenta. So, ito yata si Edwin, no? Hindi ko na matandaan eh, kasi medyo, yan o, lumalapit o. Edwin, halika nga, parang siya nga yan. Op, medyo suplado lang, medyo sumisingasing. Yan. So, masarap din yan, maraming nagbabike dito. Ang totoo, hindi sila hinahabol, no? Pop-pop, naghahabol lang, naglalaro yung mga tropa eh. Naglalaro dito. Mapansin nyo ang ganda, no? Napakaganda ng puno. So pag pumunta kayo rito, huwag kayong magkalat kasi yung mga plastic baka kainin nila, malunok o mabilaukan, kawawa naman. So kung mapansin nyo, napakaganda rito. Kung ang kalat lang ay ang mga dahon, natural lang siya eh. Natural lang yung kalat. Kaya kung halimbawa ang dadaan kayo rito sa lugar na to, sa Monkey Kingdom, huwag kayong magkalat o ano pa bang ang dapat yung gawin na magdala ng basura rito. Huwag yung gagawin. So, mapansin nyo naman, no, may maliit to sa kaliwa na naitatayatay. Oh, alam ko na, namumukhaan ko na. Si Bonnie, si Edwin, at saka si Richard. O, nagiging mailap sila. Oh, nakita nyo, yung mga tropa. Binigyan ko na sila mga pangalan eh. Nakita nyo yung malayo na yun. Ayun. Ayan. Yung mga ito yung puno na yun. Ayan, puno na yun. Napakaganda. So, try natin na kumuha pa ng medyo malapit-lapit kasi medyo mailap yan. Hindi natin makuha lang sila ng medyo malapit. Kaya masarap lang dito. Kasi pag pumunta ka rito, kahit umuulan, hindi ka mababasa. Kapag malakas, matindi ang araw, hindi ka naman maarawan. Dahil sa puno na yan. Hindi ko alam kung ilang taon ang puno na yan. Siguro may mga 100 years na mahigit yan. Kahit baka pagdating ng kano dito, puno na yan. Yeah. So may napapadaan dito. Ang labas dito eh. Thank you.
Sa pag dito ka nakatira, kailangan lagi kayo nakasara yung lagi nakasara yung pinto, yung bintana kasi papasukin ka nito eh, itong mga to. So, kung ano yung makukuha na ng pagkain doon, kakain nila. Kaya hindi maganda pinapakain to dahil natututo silang tumambay sa mga bahay pumasok. Pero sa totoo lang, kanila to eh. Kanila itong lugar na to. Kaya lang sila medyo maganda yung naging, hindi sila naubos kasi nga, maganda yung alaga sa kanila. Yung mga kano ang nag-alaga sa kanila para sa parang pang-araw-araw na buhay na lang nila rito. Kung mapansin mo yun, no? So, hindi lang naman itong lugar na to. Itong buong SBMA na to, iniikutan nila at kinukuha nila yung mga pagkain. Nga, siyempre, hindi naman may iwasan na medyo may taga-ibang lugar. Pag natuwa, hagisan sila ng pagkain. Kaya, kaminsan, hindi naman pa pwedeng ganun dahil magdidepende sila doon sa taong dumadaan. Ang gagawin nito maghahanap na lang lagi ng kuwan, ang dadaan. Pero itong SBM ito, punong-puno na ito ng pagkain. Ano, natatandaan ko, kumukuha kami ng mangga rito sako-sako So, siguro sa mangga pa lang busog na sila. Maliban pa sa mga saging, sa mga, may mga kinakain sila dito na mga nuts na sila lang nakakaalam kung bakit nila kinakain. So, kung pupunta kayo rito, iwasan yung magbigay sa kanila ng kahit ano para sa ganun. Hindi sila mag-abang ng tao. Kasi napapansin ko, pag may dumadaan dito sa sakyan, nakatunga nga na sila ng lahat Hinihintay nila maghagis na sila ng pagkain sa kanila. So, ito. Ito mo. Itura. Yung alpa rito, medyo nakikita ko, hinahabol na siya. Dati siya nangahabol Ito, bata to pero malaki. Yung alpa rito, kulay gray na yung balihibo, tsaka hinahabol na siya na hinahabol. Siyempre, pag tumatanda ka, mapupunta na ngayon sa bata yung corona mo. Ang mahirap nun, maghahanap siya ng panibagong grupo. Kasi ito, grupo rito ito Doon sa may all hands, may grupo doon ng mga unggoy. Sa iba-ibang lugar, grupo-grupo sila So, matanda na siya, mamamatay. Nasa malayo na lang lagi siya. Ito yung bata, Ito yung batang alpa. Parang ano siya, Batang-bata pa, pero tapang, Tinaboy niya yung guan, Ano kaya to? Yan ang sinasabi ko. Hindi maganda maghagis dito ng mga plastic. Kasi kapag inagisa nyo sila ng tinapay na naka-plastic, maaaring yung plastic mismo malunok nila. Hindi dapat magkaroon ng basura rito na ganyan Diba? Ayan na yung plastic. Pulutin na lang natin mamaya. Tapo natin doon sa baba. May mga basurahan naman tayong dadaanan So, hindi naman natin pwede kasi bulabugin ko yan okay na lang yung nakikita natin, i-enjoy natin sila. So, ang ganda, no? Kung hindi mo naman sila babulabugin, okay lang naman dahil na-enjoy mo talaga sila yun. Malapit naman sila sa tao kasi sanay na sila sa tao. Katulayan yan nangihingi pa ng pagkain So, ito yung alpha na dating bossing dito. So, kanina, yung pinakita natin kanina, medyo bata pa, siya na yung papalit. Dahil tuwing ito, lalapit sa mga babae, siya naman yung binubuli. Kaya, nag-iisa siya kasi hindi siya makalapit dun sa grupo. Dahil yung lalaki na bata, yun ang gumugulpi naman sa kanya. Parang tao rin, di ba? Tapos na yung, yung panahon mo. Kaya tingnan mo siya. Dati yan, lahat ng babae dito nakapaligid sa kanya So, ngayon, hindi na. Ganun na, ganun, parang tao. Pag lumipas ka na, ikaw naman ang babalikan ng mga batang bago na makikisig pa, malalakas. Ayun siya ngayon. Hindi siya makalapit sa mga babae dahil bubulihin naman siya ng bagong hari. Pero siya yung malaki siya Siguro ang laki niya mahigit sa tuhod. Sa tuhod ko yung taas niya. Tapos malaki yung dati yung... Malaki pa rin yung ano niya, yung katawan niya. Pero siguro, matanda na. Tapos kulay gray na siya, kaya madali siya matandaan. Patulang buntot. Siya yung alpha talaga rito. Yung pinaka... Kapag pupunta ka dun sa mga grupo ng babae, ikaw mismo kahit tao ka,
aangasan ka niya. Di bali, pupuntahan ka niya, aangasan ka. So, dito, tingnan naman natin. Dito tayo dadaan. Kanina doon, dun tayo dumaan sa kabila, di ba? So, dito tayo dadaan. Kasi umiikot tayo eh. So, dito na tayo lulusot. Paglabas natin, doon na tayo mismo sa lugar, sa fishing area. Kaya, dito na tayo dadaan. So, ito namang binabaybay natin at dito yung nakalagay yung jets, yung survival dati meron eh. Kasi lang yung pinatubo, yung pandemic, nung dumaan, nagsara sila. Dito nagtatraining yung mga bagong kano, yan, kasakaliwa natin, mga barracks nila to. Dito sila tinatraining kasi yung lugar natin pareho sa Vietnam eh. At yung panahon na yon nag-gera sa Vietnam, kaya madalas sila dito tinetraining ng mga kapatid nating ita. Ita yung mga tinetrain sa kanila eh, para masurvive sila kumain ng unggoy, bayawak, ahas, kung ano may gumagalaw sa jungle para masurvive sila. Ganun na yung tinuturo sa kanila. Rainforest natin pareho sa Vietnam noon eh. Kaya dito yung pinakamagandang survival na ginagawang training sa kanila. So meron na dito na meron na mga lubid dito, yung mga yung mga training talaga, yan nakakita nyo yung tuktok ng mga bubong. So, minsan, pupunta tayo dyan. So, ito housing sa kaliwa ko. So, pupunta tayo dyan, pupuntahan natin. Sana hindi tayo pagbawalan para makita natin yung lugar. Tapos, ito naman, lahat yata ng ibon dito dati. Ayan, yan sa kanan ko, may dito yun. Lahat ng ibon nandiyan dyan, parang sushi eh, pero kalamitan dyan ng ibon. Ibon ang nakalagay sa kanya. So, may entrance, pero ngayon wala na eh, dahil nga itong pandemic, doon sila nagsara. Kaya siguro, darating oras na naman na mabubuksan uli yan pag may capital na. Hirap kasi mag-business eh. Kung wala ka rin lang naman pera, wag ka namang business. Diba? Trabaho ka na lang. At kung 61 years old ka na, mag-vlog-vlog ka na lang. Sabihin na kailangan pa rin ng pera. Pag walang pera, gano'n lang naman ang vlogger eh. So, dito kasi wala ka naman gagastusin. Wifi, tsaka itong motor na to, lagyan mong gasolina. Magbaong ka na lang ng kanin, tsaka tuyo, itlog. Tumabi ka kung kumain. Kasi itong SBMA na to, hanggang ngayon di ko pa nalilibot. Ito, hanggang dito lang tayo sa QB. Kasi merong bahay dito yung kapatid ko. Kaya dito tayo madalas nagpa-vlog. Pero abangan nyo, magpapunta tayo sa ibang lugar. Sa parteng Morong na tsaka dito sa Kabiniktikan, Kalayaan. Dami pa yung luwang nito eh. Dito, pag tumagos ka rito, ibig sabihin nasa Bataan ka na. So, mapapansin nyo, ang ganda ng ano rito. Ang ganda ng bundok dito. Ang ganda ng puno, damo, lahat halos. Napakaganda. Kung mapapansin nyo, nakalaylay na eh, di ba? Kasi konting ulan lang dito eh. Natutubo na kagad yan. Nakalaylay na halos yung ano. So, pababa tayo. Paglagpas natin dito, nasa lagpas na tayo kagad ng airport. Parang Sumorka tayo eh.
kasi nga medyo sarado yung pinaka main road papakyat sa QB, kaya doon tayo umikot pa sa airport. Hindi natin alam, hindi ko napansin kasi na bukas to eh, at di naman natin alam kung sarado sa kabila. So ito na, kakalan tayo, dire-diretso na tayo doon sa fishing area. Ayan na. Idol, marami rito nagpupunta na kamotor kamisan. May mga samahan ng agila, may samahan ng mga sisiu, kamote, yung mga ganun samahan ng mga motor. Marami sa nagpupunta rito. Dahil nga masarap dito. Pagdating mo rito, marami ritong mga hotel. Maraming beach dito. Beaches. So, madali na lang makakuha sa mga sulok-sulok. Diba? So, ito kasi, BMA ito eh. So, lahat dito, nandito. Hindi ito yung lugar na kapag itimputi, dilaw ka, titingnan ka ng masama. Dahil kang mga taga-Olonga po, sanay sa mga iba't ibang kulay na tao. Ibig sabihin, kung ano ka man, negro ka man, American ka, Chinese, Korea, wala kami. Friendly ang mga taga-Olonga po dahil nasanay nga. Hindi ka tulad sa iba, medyo, alam nyo na, medyo ako napunta sa ibang lugar eh. Pilipino pa ako noon. So dito, hindi nyo kailangan maging mayaman para pumunta rito at mag-stay sa hotel. Dahil dito, may mga murang hotel dito. May 1 star, 5 star, o kaya magdala ka na lang ng tent. Yan ang pinaka-the best doon kung wala ka rin lang naman budget. Dala ka ng tent, punta ka doon sa beach, magtayo ka ng beach. So dito sa SBI, marami ritong mga beach. So may mga entrance. Doon sa Olonga po, paglabas mo rito, mas maraming beach doon. Doon po, pwede ka rin magtayo ng tent. Ang hanapin mo lang dito yung sa Barreto, public beach yun eh. Sa Barreto, sa harap naman 6-4. So, doon ka magtayo ng tent, kayo magtayo ng tent. May security guard man doon eh. May secure, hindi kayo mapapano ron. Ang pangalan ng beach, Driftwood. So, public yun. Kung wala lang ano, pwede kayong matulog doon, huwag kayong magiinom para hindi kayo mapansin dahil paglasing kayo, paalising kayo ron, magulo kayo ron, kaya pwede kayong mag-overnight doon. Simula doon, siguro ilang metro yon, mga 300 meters yata o 400, 500 meters yung lawak ng beach na yun. Sobrang lawak yon. So Barreto lang yun, ha, sa Barreto. Pero pa doon sa Baloy, kasi pagitan ng Baloy tsaka Barreto, yun ang pagitan ng Olonga po eh. Subic na yun. So, check up natin to. Rallis restaurant. Tapos dito tayo diretso sa may fishing area. Ito yung fishing area rito. Ito yung platform na pwede ka maghagis dito ng hipon na buhay. Tapos hayaan mo lang siya. Pwede ka magpahabol dito. Dito nakakuha ng malalaking talakitok.
pag dahil kapag ang dumawi sa'yo lapo-lapo, sasabit lang yun. Kailangan lang yung bantayan. So check natin para makita nyo paano magkahagis ng pain doon sa lagat. Dito wala ritong sabit kung ihahagis mo at gagawin yung pahabol yung pain mo. So dito, pag may dumating dito, kumisa, pamisa-misan lang naman yun na maningil, 50 pesos, yun, bibigyan kayo resibo. Hanggang maghapon na ninyo, want to sawa na yun. Kung gusto na may date naman yun. So, yung isang araw na yun, hanggang gabi, alas 10 yata ng gabi pwede rito. Depende yun sa mag-check eh. Kung makita kayong magulo, check kayo. Pero kung bawa naman na tahimik kayo sa tent lang, hayaan na kayo mga kinabukasan. So, ito yung mga tropa ritong angler na may mga samahan sila rito eh. Tropang angler, tropang pusit, tropang pating, parang ano rin yan, samahan ng mga organisasyon ng mga motor. Subic, Adik, yan, dito. Dito na sila nagluluto kasi karamihan dito yung mga talagang Adik sa Tingship. Nagdadala sila ng pagkain kahit na ano, kumisan tumatagay yata sila rito. Hindi dati na nagtitayaan tumatambay na matagal dito, nagbablog lang tayo. Mapapansin nyo, may lutuan sila. Dito na sila nagluluto. Karamitan dito ay siguro yung mga nag-relax na senior. Mga senior dito sa nakatulad na ito. Yun, nakikita nyo sa may laot na yun. Barko yata ng Pilipino yun o barko ng kano. Siguro barko ng kano. Nakikita ko na maraming kano rito. Kulay itim nga lang. So, nandito sila. Parang merchant eh. So, kung halimbawa pupunta kayo rito, dala kayo ng pangawin nyo. Ngayon, kung wala kayong mga tingga, may nabibili dito. Sila na mismo nagtitinde. Kadalasan Sabado, Linggo. Yan na yung discount dito. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo ako para sumakit ang ulo nyo. Panoorin nyo yung mga nakakainis na video na ginawa ko. Mix vlog yan eh. Kaya kahit ano, minimix natin. Kahit patay, buhay, malagkit, hindi malagkit, madulas. At kung ano-ano pang pwedeng i-vlog. Yan. Subscribe nyo ako at saka, ano tawag ko? Mag-comment kayo. Tingnan ninyo. Tanongin nyo ako saan gusto maganda rito mag-fishing, mag-hotel. Pag halimbawa, countdown ng itong December, maganda ang countdown dito sa SPMA ng 2003-2004, yan. Pagdating ng December, may mga hotel na rito puno na. Para sa ganun, pagdating ng countdown, may hotel na sila. Magpapareserve na sila. So, pwede nyo tanong sa akin kung saan ang pinaka-best ng hotel, kung saan ang pinaka-mura at pinaka-mahal ng hotel dito. So ito may ito yung safety kayo rito. Ito nyo naman may mga pulis ba. Diba? May pulis na tumatambay. Ito yung mga kwan nyo. Ito yung mga kwan, yung mga ratila. Kaya nakatambay dito yan. Kasi ang pae niya, pano eh, pakpak ng manok. Parang ganoon. Parang yung ang hinuhuli nila rito. Yung malalaki, mga laanong. Talakito. Ipabato nila ng malayo yan. Pagkatapos, kikid ka, tawag mo, kikid-kidin nila yung reel. Ahabulin ng isda yun. Yan yung mga pag bumagsak dito yung kawan. Diyan lagi nagkakawan. Ito kasing lugar na to, dito sa kanan ko, merong ilog na malaki na nagbabagsak ng fresh water. Yan ang gustong-gusto ng ano eh. Lapo-lapo tsaka talak dito. Yung tabang na tubig. Sinupuntahan nila lagi dito. Diyan yung nakikita yung buhangin. Eh. Masarap dyan, mamangos. Ang painan nyo naman doon, peach. At saka harina, pagsamahin nyo, tas masahin nyo mabuti hanggang sa kumunat, pagin yung tubig. Yun ang maganda ipahin dyan sa bangos. Kasi ang bangos, hindi kakain niya ng mga hipong, mga maliliit, maliban sa peach. Ano yan, yun, kung naaalala ninyo, wow. Pag yung mga mangisda, may mga isdaan, yun ang ginagamit. So thank you very much sa panonood niyo. Sana hindi sumakit ang ulo niyo. Aminom lang kayo ng Cortal, Medicol o ano pang alaksan para sa ganun makabawi kagad kayo. Thank you.